Yun! Nagbabalik tayo, guys! Meron tayo ditong box. So, gagawin natin, mag-unboxing tayo. And a short review nitong helmet. So, guys, yes, helmet. Bumili tayo ng helmet, ano? Sa Lazada. So, ito ay galing sa Spider Adventure Outlets. So, guys, ito ay empty helmet, ano? So, ayun. Buksan natin. Let's go! Okay, guys. Open na tayo. Yun, guys. So, nakuha natin is plain white. Ano? Yeah. Solid pearl white. Yan natin. Yun, no? Yun, ha? Yun. Kasama siyang visor. Clear. Kasi ito, nandito is yung smoke visor na, ha? Yun. Ayan ito. Saan natin ngayon ito, no? Medyo nakaka-excite. So guys, unboxing. Ito na. Wow. Yes. Yan guys, oh. Pearl white, oh. Shit, ganda. Yan guys, oh. Ganda, oh. So, yun. Tingnan natin, ha. Yun. Meron siyang ganito, guys. Merong sticker. So, yun, guys. By the way, DOT. Approved na siya. Tsaka ECE, guys. Then, mamaya, i-video natin to na close up dito sa helmet, guys. So, yun. Konting ano lang. I-video natin. Close up to. Tsaka re-review natin ng konti. Okay? Empty helmet, ano? Revenge 2. Ayan, pearl white. Nakakita niya naman, napakaganda. Guys, napakaganda. Tsaka magaang siya, guys. Magaang. So, ayun. Ito yung mga vent niya. Tapos ito yung sa intake niya. Ayan, mga hangin. Diyan pumapasok, no? So, pato, guys. Ito yung pinaka nagustuhan ko. Ayan. Halos same siya ng sa HJC na ARPA 11. Halos parehas sila, ano, baka magkamukha, guys. Magkamukha, ano. Magaling natin, ha. Buksan natin. Yun. Yun, ha. Tingnan mo naman. Ang ganda. Diba? Yung version 1 ata nito, guys. Eto, yung logo dito is naka-emboss. Yun yung kaibahan nila. Ang galing natin ito. Kasama siyang sticker. Ayan, may sticker siya, no? Yung kanyang manual.
So hindi na tayo mag kung anong klaseng ano to. Hindi natin i-discuss. Pero maganda siya, guys. Top kasama sa top 10 ko na safest helmet. Hello. Kanya naman, guys. Kita niyo yung loob. Pakita ko yung loob. Yo. Kita niyo ba? Ganda ng loob. Ayun. Yun. So, eto, guys. Ang quick release na siya. Ha? Tsaka bakal na to. Bakal na. Yan. Quick release, eto. Quick release siya. Ganda. Tapos dito, guys. Ayan. Dipindot lang siya. Alright. See? Ganda. Yun. So, testingin natin. Taas. Ito. Ito yung tsura niya pag nakasuot. Ano? XL pala to, guys. XL. So, comfy. Hindi siya ganun gumagalaw pag nakasuot. So, guys, side view, no? Close. Sa likod. Guys, so far, komportable. XL yung size, no? Tulad din nito, guys. So, ito, XL din. Sa HGC, no? Pero, parang mas mabigat to. Yun. So, compare natin, guys. Yung dalawa. Pwede natin. Mas mabigat ang HJC. Kasi ito ay 1550 grams. Ito naman, same lang. Same lang pala sila. Magkasing bigat lang ano. Same lang, guys. Magkasing bigat sila ng ano, CS15 natin. Pero feeling ko parang mas maganto, guys. Same lang siguro. Ano? Pero, yun. Mahilig tayo sa white, no? Meron tayo dito ng isang black. Papamigay natin yan. Ayan, white. Yun, guys. So, yun. I-ride natin to. I-ride natin. So, check natin kung maganda o hindi. So, yun, guys. Samahan nyo ako. Let's go. So, yun, guys. Testing natin yung helmet. So, actually, na-testing ko na siya. Bibigay lang ako ng konting review kung kumusta ang helmet na to, ano? Yun. So, guys, bago tayo mag-start, itong helmet pala, nabili ko siya sa Lazada. Bali, nabili ko siya ng 3,695. Yun. Ang SRP niya is 4,495 ata to. Sa mga plain colors. So yun, nakuha ko siya ng sale. Gawa ng sa Lazada, yung nag-sale sila ng 8.8. So nakuha natin siya ng mura, no? So yun, guys. Yung hangin, yung wind noise is okay na okay. Hindi siya yung ganong kaingay na yung tipong maririndig ka. No, hindi siya ganong kaingay. Same sila ng HJC na CES15 ko. Hindi sila gaano maingay, ano? Tapos, guys, hindi siya yung ganun kainit, no? Gawa nung vent niya is mayroon dito tsaka dito. Ang pinakamaganda is yung nandito sa harapan, yung dalawa, no? So dito pumapasok yung hangin, is diretso dito sa may bibig mo tsaka sa may ilong mo. Andun yung hangin, guys. Although hindi siya yung ganun kaingay yung hangin, ano? Tapos yung air niya, pasok niya dito sa taas. Ang vent niya is same, nasa likod. Same na mga ibang helmet. Ang experience ko lang, guys, hindi siya mainit. Hindi siya yung ganong kainit sa ulo. O yung pagpapawisan ka. Tapos komportable. Ako, pagka nag-helmet ako, guys, is gusto ko yung snug fit kung tawagin. Ano? Kaya konting tip sa mga namimili ng helmet. Mas maganda, guys, alam nyo yung sukat ng helmet.
brand. Yan, alam niyo yung sukat niyo. So ang ginagawa ko minsan pagka halimbawa bibili ako sa isang shop ng helmet, then wala doon yung gusto kong kulay or gusto kong design, isa nakikifit ako. Pwede naman guys mag-fit sa mga shop, ano, mag-test fit. So yun ang ginagawa ko, yung tinatest fit ko doon. So halimbawa sa HGC, alam na natin yung sukat natin. Kunwari large or XL. Tapos pagka bibili ka online, at least alam mo na kung anong size ka, di ba? Hindi yung manghula ka na large ka sa helmet na to, tapos pag bumili ka dito, akala mo large ka rin pero hindi pala. So mas okay na fit mo yung helmet, guys. Kasi mahirap yung bumili ka na yung sobrang higpit, na yung tipong sakit na yung ulo mo, di ba? O kaya naman sobrang luwag na konting galaw mo lang is gumagalaw yung helmet. So maganda guys, at least nakikita mo. So ayun, sa helmet na to, kung i-rate ko to, siguro 9/10. Ayun. Although kasama siya sa safest, nasa top 10 siya guys na helmet. Ayan o, oh, yung hangin, hindi ko gaanong naririnig. Tahimik siya. Pakaganda. Tsaka yung sa white guys, lahat kasi nababagayan, kaya gusto ko white na helmet. Pearl white, white yan. Itong NMAX natin is black. So kita nyo naman, bagay. Diba? Bagay siya sa lahat. Kahit anong kulay ng motor yan guys. So ayun, sana nagustuhan nyo yung unboxing natin. Tsaka i-consider nyo itong empty helmet dahil napakaganda nito guys. Mura pa. Safe ka pa sa helmet na to guys. So ayun, sana nagustuhan nyo, no? So dito natin tatapusin ang video, no? So ayun, kung nagustuhan nyo to, please like, subscribe na rin sa aking channel. Alright. Yo! Ito na tayo sa amin. Peace out!